R&D systems in English. Oremos. Deus que nos abençoe o sacramento de orar em orações, tu em memória de Deus que tribue, vejamos, e dá-nos corpores, em santo e estudo e santa mistério de orar. O que deixamos tu em culto e nós unidos sentíamos, e vives em prendas em singular e secular. The divine grace, blessed be God. Be peace of the day. Blessed be Jesus Christ, who God and the atonement. Blessed be the name of Jesus. Blessed be his most sacred heart. Blessed be his most precious blood. Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar. Blessed be the Holy Spirit in the Father. Blessed be the Holy Spirit in the Father. Blessed be the Holy Father of God, made in our soul. Blessed be the Holy Immaculate Conception. Blessed be the glorious Assumption. Blessed be the name of Mary, worthy and mother. Blessed be the name of Mary, worthy and mother. Blessed be Saint Joseph, amongst his spouse. Blessed be God in his angels and in his saints. Thank you.
Ipakita sa ligod mo ang dakilang mga gawain at sa sunod namin kahit
padama ay dalhin. Oo, ano kami magpalain at pagpatuloy kami. Okay. Ay, si San Jose.
Kailan ang kanyang paboritong santo ay yung natutulog. Ngayon ay ang ating pinag-uusapan ng isang lusing pagkakawa. Paano ka sa isang lusing pagkakawa at isang lusing natutulog? So, bahagi mo na pakikawa sa binang kapag-ibutan ng keso. May pakikita ka ng tarapulitong na sa keso, bawal ang tawad. So, isa doon siya sa tawad na tulog, hindi tawad. Kaya siya na tulog ay sumasalatiyo sa kanyang pag-ibagong dayan sa Diyos. Hinakilala niya ang ating mahina. Hinakilala niya ang ating pag-ibagong sa Diyos. Hinakilala na tunay tayo makipag-undayan sa Diyos. Para yung ginagawa natin, ay masabi natin, ah, ito yung kanyang pinagagawa ng Diyos. Baka masumami yan, yung ginagawa natin, ay, sabi na namin, ay isang kapag-undayan. Wala karunuhan maganda ng Diyos. Parang ginagawa natin, ay matutulog sa ating ang kasalanan o yung ginagawa natin ay higit na kalulugod sa Diyos. Kaya, paano ba ito magawa nyo? Kaya kinailangan natin magalangan. At ito yung ginawa sa Diyos. Kaya yung Winners, hindi ibigay niya ang kanyang pagdain kasi dito niya hinanalis na dito sinasabi ng Diyos yung pagustuhan ng Diyos sa pagpapitan ng panaginip. Kaya dapat ano ba yung gusto ng Diyos sa atin? Yung bang ginagawa natin ay nalagay ng kalooban ng Diyos? O baka mamaya gawa na nakikasa ng ating ulo, yung ginagawa natin ay nagtutulog lamang ng kapalpakan. Pero wala nang matutuhan. Sabi nga rin, an exercise in duty. Isang pag-ilos na walang kinahinagtan. So, isa-isari ko natin. Una, may mga magawa na patulog sa atin ng kasalanan. Hindi mo kailangan sa atin yung istorya ni Mary Biloso na naging bahagi ng aming balita ng panahon na ito. Tayo ay nakasalanan at hindi sa balita. Pero, hindi pa umatos ang dapat. Pero ano dyan sa kanya? Drugs. Maraming sa kanya na nalulog sa drugs. Para luwanan ang usap na kinakailangan natin ng panalangin. Maraming tao ang na sisilo sa inyo ang babawal na gawa. Hindi na po sa ito ang gawa. Baka makita lang natin mismo sa lugar natin. Kasi yung isang bagay na ito ay kumisan na ay makita natin kapag malalala. Kaya nga po, bahagi na kasi ang problema nito ay kapag kayo ay nalulog sa inyo ng babawal na gawa ay dumarating ang pagkakataon na hindi na kayo kontrolin ang sarili nyo kasi nasin na kayo sa inyo ng babawal na gawa. May mga bagay na hindi na ninyo alam na ginagawa
sa lalamita. Sa pingita ng lalamita natin. Yan yung number one, pinakamarami. Yung alin, yung nahuli sa ipinagbabawal na kamot. Number one yun. Kung kayo makapunta yun sa prisuhan namin sa San Pedro, maraming ka, malaking pahati ay nakakulong. Gawa ka yung pinagbabawal na kamot. Yan po yung maraming problema na kinakarap ng ating iluna. Hindi mo masyadong matigal. Pero yun po ay isang problema na kinakarap natin. Hindi lamang po ng Indonesia. Ngunit tayo, mga Pilipino, ang mga tawagin ng natin ay nakatinabot sa mga yung nagbabawal na sa Indonesia, kaya ako naman Pilipino kanila pag-virus na yun kasi mahigit ang 3 milyon na nakatulog sa kanila gawa ng nagbabawal na ito. Kahit ang nagbabawal sa kanila ang parusa ng kamatayan hindi lalo sa amin, hindi magparusa ng kamatayan. Pero yun, kasi hindi humakit pa siya ang nabibigyan ng parusa kasi wala ko siya ang nangihingan. Sabi ni Baba, wala ko. Ay isang maliwanag ko yun. Kasalanan. Marami yung klase na yung pinagbabawal na ito. May iba ko ngayon tumalabas na yung pinatawag nila yung deep rate crime. Hindi ko na ako masyado nalilihan pa. Pero ito yung bagay na ako sa ay pinakailangan natin ipanalangin. Pangalawa ay yung drug trafficking, ay yung human trafficking. Ano ba yung human trafficking? Yung kung pagdadala ng tao sa isang lugar at sa isang lugar na siya ay magtatrabaho pero magdadala ng buwan tulad ni Mary, akala na isang domestic worker pagdating niya doon. Naging drug use siya. That is human trafficking. Yung kung magdala ng mga trabaho na inaulitan. That is human trafficking. Yung pagbibili ng mga tao na magtatrabaho sa isang lugar. That is also human trafficking. Kasama na rin yung white slavery. Bahagi niya ng human trafficking. Pero yun yung mga makita ko natin. So, maniwala ko hindi ito ang kalawa na Diyos. Kapag tayo ay gumagawa ng pagkailan na bago sa Diyos. Yung kasalanan. Alam mo ba yung kasalanan. Pero yun, yung dalawa, binigyan natin ang pagsin. Kasi yung tumutuko ngayon na nakikita natin na naging mas pwede sa maraming o mga magkagawa katulad po ng ating mga kapatid na OFWs. Kaya pag muna natin ito nagdarasan, kaya po tuwing Monday, mayroon tayo ipinagdarasan natin ang ating mga OFWs. Lalo na. Pakalawa, ay bahagi na ating pagkilos na kung saan ay maaaring hindi naman kasalanan pero maling hindi naman lahat ng maling ay kasalanan. Ibig sabihin maaaring kasi yung ginagawa na hindi yun ang gusto ng Diyos para sa atin. So kaya ako mayroon kumapagpag tayo hindi tayo naging epektibo. Kasi bakit? Yung ginagawa natin na hindi yung kalooban ng Diyos. Ano yung ginagawa natin? Yung mismong kalooban natin.
Baka yung may pinagawa sa atin ng Diyos, yun ang ayaw natin doon. At kung hindi pinagawa ng Diyos, yun ang ginagawa natin. Kaya kinakailangan ng mga ating pagkinigin ay kinakailangan ng ating pag-isang Panginoon. Ito ba yung gusto mong ipagawa sa atin? Dito ba ako hindi naman yung ipagpili mo? O baka may iba pa ako halimbawa na naman ako sa pagpipili ko na kurso sa kolehiyo. Marami kayong tao na kumukuha ng pangalawang kurso. Bakit? Yung unang kurso nila ay either yung kurso na pinakuha sa nila sa walang tatay nila, walang tatay nila, pero ayaw naman nila, pero ayaw nila sabihin sa kanilang mga magulang kasi masasaktan yung karoma ng kanilang mga magulang. O maaari naman yung kurso nila, nakakala nila, doon sila magaling. Pero yung nakakala nila, hindi talaga sila doon magaling. Hindi nila makita ko sa kanilang magaling. Eh sayo, that is 2 years to 3 years time. Nasa sayangan ko. Isa na yung ibang trabaho ko ngayon. Ay napakinapakan na yung panahon ngayon. Ay nasayang ko kami. Kasi hindi po nila naman gusto. Panginoon, Panginoon, ano ba kayo talaga yung gusto mo na kung yung gusto mo ngayon? O di kaya pa kaya hindi tayo pangitinig sa kagustuhan ng Diyos para sa atin. Kaya, sayang yung panahon na itinala natin. Kaya pakitinig ko ang buhay ng tao. At huwag natin sa atin. Sabagat, yung panahon na itinatalong sa atin ng Diyos ay hindi ma-expect kung paano pinagkawal. Hindi. At kung ito si Mark, we have to learn from the experiences of the world. Yung pong sabi sa parang mga sulatan, pinakailangan tayo matuto sa karanasan ng mga matatagla. Ay, kung minsan ay alam na natin na ito, so parang natin paranasan niya kung minsan. Sabi nga natin, history repeats itself. Kaya kanina, inuulit-ulit natin, instead of matutunan tayo, no? Bakit? Ayaw natin pakinggan, ayaw natin makinig sa sinasabi ng Diyos. Hindi tayo natuto kay San Jose. Na kapag sinabi ng Diyos kay San Jose, yun dapat ang ginagawa ni San Jose. Pangatlo, ay siyempre yung patuloy na pinapahayag ko sa atin ng buong may kapatid. Na higit sa lahat na ako sa atin tayo tinagawa ng buong may kapatid. Na maging bahagi ng pagkilos natin sa daily ko nito. Kung ito yung pinagawa sa atin ng buong may kapatid, gawin na natin natin. Huwag na tayo magpap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 
mong panahon. Siya sa atin ang natin ang usap ng pinapahalan ng mga buong ipapag. Gawin na natin sa higit ng ating mga kayalan. At ito ay magagawa na ang mga natin. Matagal natin na natin yung kapagdaan at pinagliliwang natin kayo para natin ang ito. Yung panahon na ito yung pagkawin. Yung pala ang yung process na the joy of the master. Yung kakalaan na magiging palitan ng pagliligtas ng Diyos. Ang higit sa mahal ng ito, mulan na muna yung pinagin sa unang pagbasa. Gawa na ang pagmamahal. Pagmamahal, may kaakibat ang pagmamahal. Kasi kapag wala ang kasama ng pagmamahal, kahit dalawa natin na yung ginagawa ng ating pahalaga, ay para tayo maghihina. Para tayo
kilala natin si San Jose na maging maligaya sa pagpapatawid kay Jesus bilang isang katulero. Kasi bakit? Ay, yun yung kapustuhan ng Diyos para sa kanya. Maging katulero. Hey, bakit yung kapustuhan ng mga ito namin? Ako, kanilang baro, kami yung pari. Ito yung kapustuhan ng Diyos sa amin. Kung ito yung kapustuhan ng Diyos sa amin, hindi na ako kayo pag-matuwa ako. Bakit? Dahil ginagawa ko yung kapustuhan ng Diyos sa amin. At tunay na binibigyan ko ng higit ng pagpapahalaga at sila. At hindi ko lang ito sa tulo at halimbawa na ipinakita sa amin ng tatay ni Jesus, si San Jose. Tayo ay nagkakatanggol sa pagyayari ng Espiritu Santo at pangyayari ng pananampisa. Sana naman sa ating pinagbasa at dahil sa malaking pag-ibig na ipinadama sa amin sa pagitan ng pag-ibigay ng kanyang anak ng ating Panginoong Jesucristo. Sa kanyang anak ay pinayon na pagtulog ng pag-ibig sa pagitan ng sakitsa ng kanyang puso. Sa sakripisyo na yung Eucharistia tayo nalangin sa kanya para sa ating mga pangailangan at sa mga pangailangan ng bayan ng Diyos. Panginoong Jesucristo, yung pinahalaman mo sa kanya may dalawang tatlo na nagkakatiwan sa pangalan mo. Ikaw ay nasa pangailangan. Halina sa atin na nagkakatiwan tipon dito ang pagpaparang kasi ang kapatawala ng puso. Puloyin mo ang aming mga puso na yung pagpapapala, biyaya, sinabi mo humingi kayo at kayo'y bibigyan. Umanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y bubuksan. Ipagkaloob sa atin ang maragdagan ng pananampalataya para ang asang pag-ibig ng mga kami manatiling tapat sa amin na ako sa kanya hanggang ang kamakaya. Panginoon sa mga sinabi ng mga ating lahat sa amin na nangyayang para nangyayang sa pasalan kayo ng aming parating na mahal. Kami lumalangin sa iyo ng buong magtiwala namin ng mga kaming pag-ibig ay magagawagin ang lahat ng aming mga kasalan ng pagkaluluwa at pagkatawa. Pagkutinin niya sa pagkutinin at pagkaluluwa ng aming mga kaibigan. Manalangin tayo ngayon para sa lingkod ng malamang iglesia at para sa bayan ng Diyos. Para sa Santo Papa sa Roma.
Kung ang aming kaibigan ay hindi sa lahat ng kalahating ng Diyos o para sa katuliyan ng aming kaluluwa, ay magalaw sa akin ang tamang kasasya ng iyong kapilang kabutihan. Pagkibali mo ang aking panamparapala na papatunasin mo ang aking mga puso, umawalay mo at umutagay ang pag-ibig na nakikita sa pag-ibig ko sa akin at para sa lahat ng tao na umurong kayo ng kapatunan ng puso. Upuso ng pag-ibig, inalay namin ang buong pag-iwala sa iyo at atapang kami sa lahat ng pag-iwala sa iyo sa aking kailangan. Subalit mo na sa aking mga sa lahat ng bagay, mula ka sa iyong kabutihan, siya nawa. Magdalangin kayo mga kapatid ng mga pagkahaya at ikalutan ng Diyos sa mga kapatid. Magdalangin ako ng Panginoon ang pagkahaya sa iyong mga kapatid. Sa kapuyan ng karalan at sa ating kapakinabangan sa buong sa kapayan ng iyong kapatid. Maasa naman, nakapos ka ang mga kapatid. Siya ay hindi ko sa mga kapatid. Si Sendel Lagaya ang pamilya. Para sa dalawang na Katarina, Juanito, Mark Robin, Paul Damon. Ang panaming ikagawa ng pinumulan na ng pagkatago, tumayan mo ang aming pangalay ng inahay, kaya isa na siya ang pinumulita namin para munang ako magbigyan ng aming kailinan na kinabalita ng mga hatod na aming inialay kasama ng Espiritu Santo, mga